welcome back to my channel. My name is Ayan and I'm your nurse here in Saudi Arabia. So, ngayon guys ay mag-uusap ulit tayo tungkol sa ating mga lisensya. Kung napanood nyo guys yung aking video last time tungkol sa lisensya, kung paano kumuha ng lisensya dito sa Saudi Arabia, ngayon guys ay pag-uusapan naman natin kung paano ito i-renew. So sa mga nurses natin dyan, sa mga kababayan natin dyan guys na andito sa Kingdom of Saudi Arabia, I'm going to share with you some information and steps also sa kung paano natin ma-renew yung ating lisensya dito sa Kingdom. So ano-ano ba ang mga kailangan natin para sa pag-renew ng ating lisensya dito sa Saudi? So, sa mga health practitioner natin dyan guys na magre-renew gamit ang MUMARIS Plus, ito ay yung mga documents na kailangan nating i-prepare para ma-renew ang ating mga lisensya. So, una ay ang inyong passport. Then the next one is the ICAMA or our national ID dito sa Saudi. And then the certificate of employment na dapat updated. Kasi pag kung 1 year ago pa yan guys, hindi yan siya tatanggapin. At least 3 months, dapat updated siya. And then after this certificate of employment is your data flow. Data flow, kailangan din natin i-attach yung data flow. Kailangan din natin at CME. Katulad sa Pinas guys, may CPD units. Dito sa Saudi, merong CME unit. So, paano ba nakukuha yung CME hours? So, nakukuha natin yung CME hours guys using seminars. Ayan, magigay natin yan na through seminars. Minsan may mga hospital dito na nag-offer ng free seminar. So, katulad sa amin guys, dito sa hospital namin, wala po kaming libreng CME. So, ano po ang ginagawa namin? Lalagin lang kami doon sa website ng Faki. Kung alam niyo yung Faki Hospital, guys, meron silang libreng pa-seminar sa mga health practitioner. Libre lang yon. So ayun, after ng CME, then the payment. So, these are the 6 requirements para sa ating pag-renew ng lisensya. So, since napag-usapan naman natin yung payment, guys, ang payment kabuuan ng inyong renewal ay 160 SR. So, kung ako sa inyo, guys, yung CME hours nyo, gawin nyo ng 60 and above. Kasi 60 and above, 2 years validity na yon. And 60 below, 60 hours below, yun yung 1 year validity. And same price lang na babayaran nyo siya. Bakit ko nalaman yun guys? Because meron akong mga kasamahan dito na nag-renew na last time. So ngayon, iniipon ko yung aking CME hours guys na to make it 60 kasi sayang din naman yung babayaran natin 160 SR kung 1 year lang yung validity ng ng lisensya natin. So make it 2 years. Gawin na nating 60 hours and above. So ayun na nga. At isa pa sa i-share ko guys, meron din pala dito guys. Though I think bawal 'yon, pero meron dito guys na nagpapabayad ng CME hours. Sa mga kababayan natin diyan na nurse na or doctors, any health practitioner na walang time pumunta ng seminar guys, merong mga agent dito. I don't know kung sino-sino sila, usually yung pharmacy or doctors. Meron silang binibentang CME hours. Kasi last time, may kakilala akong nag-renew ng Saudi Council. Since wala siyang time para mag-seminar, guys, ang ginawa niya, bumili siya. Binili niya yung oras na yon at it cost him 1 hour equivalent to 10 SR. So, imagine niyo kung magkano yung hours na kailangan nyo. Ganon din kalaki yung pera na babayaran nyo. Pag andun na sa seminar guys, ibibigay yung health yung lisensya nyo. So yung license number mo automatic na yon na papasok doon sa account mo sa MUMARIS Plus yung pinag-seminar mo. So iiponin mo yung CME hours guys.
So, ano na ang gagawin natin? So, pupunta ulit tayo dun sa website ng MUMARIS Plus. And then, pagka open natin ng MUMARIS Plus ng website, ilalagay na natin yung ating username password. So, mag-login muna tayo. And then, after ng login, makikita mo yung re-registration. So, ilalagay ko sa baba, re-registration. So, after nyong maklik yun, lalabas yung mga kailangan mong fill upan. So, yung mga kailangan mong fill upan, guys, andun na yung details ng ating passport, ang ating ikama, and then i-attach din doon yung ating certificate of employment. So, update lang yan. Update ng mga information. Then, after din ng information, guys, kung mapapansin nyo, yung CME hours required. So, kung mapapansin nyo, kung first time ka, katulad ko, kung first time kang mag-re-renew sa MUMARIS Plus na bago, yung bagong website nila. So, kung first time mo mag-re-renew using the new MUMARIS Plus website, so, mapapansin nyo, zero ang nakalagay dun sa required na CME hours. Tapos, sa baba noon, guys, andun yung mga CME hours na pinag-seminar mo. Kasi mag-iipon yun, di ba? Tulad nung sinabi ko. So, pag mag-iipon yun, for example, meron na akong 24 hours na CME. So, andun lang yun, 24 hours nakalagay. Pero ang nakalagay sa top, zero required. Sa mga first-timer na magre-renew, kahit ilang hours, tatanggapin nila yan, guys. So, sa mga wala pang data flow, guys, may babayaran kayong 110 SR. Kasi kung wala pa kayong copy ng data flow nyo, ngayon kasi nire-require nila, pag once na mag-access kayo dun sa inyong account sa data flow, meron ng babayaran. So, hindi na siya libre, guys, na madadownload nyo siya through PDF. So, kailangan nyong bayaran yon para ma-download nyo yung data flow nyo. Sa mga may data flow na na-copy, yon magagamit nyo yun, guys. Pero sa mga wala pang data flow na-copy, yon pag nilagin nyo yung account nyo sa data flow, nire-require na nila yung payment. So, it's a total of 110 SR para dun sa data flow. So, ayun lang, guys, lahat ng mga kailangan nyo para sa pag-re-renew ng ating mga lisensya. So, I hope, guys, nakatulong ito, lalo na sa ating mga nurses dyan, sa mga health practitioners. So, I hope this video helps you. And thank you for watching, and I hope I'll see you in my next vlog. Bye! So, guys, ang nakalimutan ko, if you have any questions regarding with the renewal of Saudi license, please comment down below. Kung may mga nakaligtaan akong sabihin, please free to comment. And, ayun, thank you again for watching.